Hi everyone! Welcome back again dito sa ating panibagong video dito sa ating YouTube channel. So ngayon is, as you can see from the thumbnail, it's gonna be a different video kasi ipapakita ko sa inyo yung aking mga bagong nabili na mga brushes. And it's gonna be review para sa inyo guys sa lahat ng mga nagpaplanong bumili about the Uncluts brushes. Especially ngayon kung makikita natin sa Shopee guys, may buy one take one sila. Parang ganun, parang bibili ka ng brush set nila at the same time, makakakuha ka na din nung mist nila, yung best seller nila na mist. But I will be doing a separate video for the beauty mist at the same time yung kanilang charcoal oil na blotting paper. It's not gonna be my first impression since nagamit ko na tong mga brushes na to. Pero gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung aking personal thoughts and opinions about the brushes, especially na alam naman natin yung Uncluts brushes is very trending nowadays kasi affordable lang sila tapos magaganda daw yung mga reviews. So let's see kung gaano nga ba kaganda. Gagawa tayo ng simple makeup, makeup look. I have here this ACB single brushes. Apat to siya. Ayan. The ACB single brushes and I also have this eye makeup brushes. Ayan, nakalagay siya sa isang gold na lalagyan na napaka-cute naman talaga. Ito yung gagamitin natin. The Pretty Secret Oil Control na primer. Since simple lang na makeup yung gagawin natin ngayon, just for the sake of this review, I am going to use the matte poreless. So, yung gagamitin nating brush, guys, it's gonna be the Blend to Cover Brush. Nakalagay siya sa isang box. Ayan ha, nakalagay siya sa isang box. Tapos, per box, guys, is may nakalagay kung para saan yon. And then, we also have this Blend to Define brush. Ayan. So, meaning to say, para sa pangkilay. Kasi defining, diba? And then, Blend to Contour brush. Siyempre, pang contour, diba? Kasi Blend to Contour brush. And then, lastly is Blend to Set brush. Dito muna tayo sa box pala. Yung sa box, guys, is napaka-cute kasi nakalagay siya sa box. So, may nakalagay Blend to Cover, to Contour, sorry, and then Uncluts brushes na logo. Ayan, I don't know if makikita ninyo. Ayun. So, dito naman sa bandang side na to, guys, yan yung makikita ninyo yung picture ni Uncluts. Tapos yung logo, yung ganyan. Ayan, siguro ito yung authenticity, no? Na hindi fake yung product, parang ganun. And then, sa kabilang side is nakalagay yung apat na product ng ACB single brushes niya. Babasahin ko na lang, Blend to Contour. Uncluts brushes provides you quality and affordable brushes that are worth having in your collection. Take note to that, it claims to have a quality and affordable brushes. You'll be surprised on how much better your makeup can look just by using these brushes. So, sa likod, my product description nakalagay, Blend to Contour, Black and Silver Gradient Finish Handle with Luxurious Look and Synthetic Bristles that feel soft on the face. And a large angled brush designed to follow the natural shape of your face for a seamlessly blended contour. Basahin nyo na lang guys. Kasi medyo mauubusan na tayo ng laway nito. First is, again, dito tayo sa Blend to Cover. Ayun na ba? Ito. Ayan. So, ito yung product, guys. Ito yung legit na hindi ko pa talaga ginamit. Kasi last time yung ginamit ko is yung foundation brush ko pa. Kasi ayoko pa muna siyang gamitin. Reserve. But you know what, guys? Yung claim nito, upon holding the brush alone, yung claim nito na you will have that quality and affordable brushes at meron ka ding finish handle with luxurious look and synthetic bristles, guys. Yung kanyang bristles is really, really soft. Ayan. Ayan siya. Talagang hindi talaga magka-clog dun sa pores mo yung lahat ng mga bristles. And then, medyo mabigat siya. Masasabi mo talaga na hindi siya plastic. Pero siyang aluminum, I think. I think this is aluminum. And it looks really luxurious. Gustong-gusto ko yung feel niya kasi
parang mamahaling brush. Meron palang nakalagay dito na foundation. Ayan, para hindi na magkakalituhan. Foundation yan. So, sa kabila merong antlers. So, kung dito sa box nakalagay blend to cover, dito naman sa mismong brush is foundation. Okay. Wait. Para napadami ako ng lagay. Tapos, wala naman akong alis. Wala naman akong lakad. And what I can feel is it is really soft. Soft yung bristles niya. Hindi masakit upon application sa face. Ano ko lang talaga nito is yung brush alone is medyo mabigat siya. But ganun. Kasi nga aluminum siya, 'di ba? Hindi siya plastic yung materials na gamit ng handle niya. So medyo mabigat lang talaga siya, guys. Siguro na-use lang ako dun sa Eco Tool ko. Ito yung foundation brush ko talaga. For me, mas madali siyang ma-apply kasi hindi siya mabigat. Ito guys, may kabigatan talaga siya. Parang siguro I'm just using this Eco Tool na foundation brush or flat top brush. Ito medyo mabigat talaga. Pero yung bristles, okay lang naman. Same lang yung feel niya sa Eco Tool. Soft yung bristles, hindi masakit sa face. Dito naman tayo sa powder. Hindi na tayo magko-concealer. The Nichidu Final Powder. And I will be using this Blend to Set. Ito namang Blend to Set, guys, is malaki talaga siya. Kung maliit lang yung face mo, for sure, mabilis kang matapos nito. Ayan, ang laki, ang floppy niya. Ito yung brush na ginagamit ko, guys, pang set ng face ko. This is the Marionaud. Ayan. I-compare ko siya kung sino yung mas soft ng bristle. Mas soft talaga itong si Antlers. But, I can say na mas malaki din siya kesa dito sa used na brush ko. So, let's see, guys, kung okay ba siya when it comes to blending all over my face. So, ayan na siya, guys. Same pa din yung weight niya dun sa foundation brush. Yung weight lang talaga yung medyo hindi ko nagustuhan kasi medyo mabigat siya. Okay din naman yung bristles niya. Nakakapag-blend talaga siya. Tapos, hindi masakit sa face every time na ginagamit ko siya. Sobrang floppy niya, actually. Now, let's move on sa pangkilay. Ito yung gagamitin natin para sa ating kilay. Oh, ayan ka. Actually, lahat sila mga AC... Anong tawag ito? ACB brushes. May ganito talaga. Yung isa na wala ko lang. Itong spoolie yung may ganito. Oh, diba? Parang may takip. Other side din is, meron din siyang medyo plastic na takip. Pero wala naman talagang takip sa upper part. I don't know. Bakit ganun? Ganyan siya, oh. Ganyan siya. It's a plastic ano. Pero, look at that. Wala naman talagang takip dito ng part. For what? Hindi ko alam. But anyway, yung spoolies ganito, so kailangan mo pa siyang i-bend ng paganyan para ganon, di ba? So initiative mo na lang yung mag-bend ng brushes mo, guys, kung hindi naka-bend. Pero in all fairness, yung spoolie hindi ganun kabigat. Dito naman sa ating eye essentials. Ayun. So, these are the Antlers brushes na eye essentials. So, as you can see, sa loob ng bag, may card ni from Anne. Wait. Ayan. From Anne. Oh, yung eye essentials niya, guys, is different from the color of its bag. But yung bag is so cute. Tereng! So, ito yung mga eye essentials, guys. Ayan. So, ito yung kulay. I don't know if may ibang kulay. I'll just put here, kung may ibang kulay. Nakalagay siya sa mga plastic. Ayan. May nakalagay din siya na pangalan. Just like this. This is the Tapered Blender. Ayun. Meron ding shader. Meron ding pencil. Oh, okay, so may nakalagay na ganun. Itong shade na to, yung uunahin natin. Using this rounded blender, guys, maglalagay tayo ng medyo pakak na shade in the outer part of our lid. So, siguro ito. Ito yung gagamitin natin na shade. Ayan. Let's see kung
hanggang saan yung makakaya nating eye look ngayon. So ito guys, this is the pencil. Ayan. So gagamitin ko siya in this part para mas ma-emphasize natin yung outer crease natin. Yung gagamitin natin guys is this shader. Ayan, para dito sa inner part ng ating eyelid. So ito yung klase ng mga brushes guys. Kahit beginner ka pa lang sa paglalagay ng mga eyeshadows, pwedeng-pwede siya kasi hindi siya mahirap gamitin. For the contour, ito yung gagamitin natin na brush. This is the contour. Ayan. So, gagamit tayo ng Vice Cosmetics na product. Guys, using this brush, this is the angled shader. Ito yung gagamitin natin dito sa nose contouring natin. Ayan, super love ko yung eye essentials kasi ang bilis niyang gamitin when it comes dito sa aking eyeshadows. What I can observe is that ang bilis niyang i-blend, it's really lightweight. Ayan, sana ganito din yung ano no, yung ACB brushes. It is really lightweight. Yun nga lang is yung bristles is para hindi matibay. Ayan no, may nakukuha na akong buhok. Tibla ng buhok ng mga mga bristles ng mga ano ko. Hindi lang siya ganun katibay, but what you can expect, 600 pesos for one set. I also like the fact na it's very unique yung kulay nila. Plus, idagdag pa ang napaka-luxurious na bag. Ayo. Overall, okay na okay yung eye brush set. Except lang dito guys, para hindi ko nagustuhan itong angled shader yung ginamit ko kanina sa nose ko kasi hindi siya masyadong nag-blend. I don't know. Yung bristles niya, parang hindi ko siya bet. Parang hindi siya nakaka-blend ng todong-todo. What I can recommend with you guys, kung gusto niyo ng magandang collection na parang mas mamahalin yung mga brush ninyo, okay din naman talaga si Antlutz na mga ACB brushes. Pero kung gusto niyo mga beginner pa kayo sa mga eye makeup, perfect si
eye brush set or eye essentials. Convenient siyang gamitin, tapos maganda siya, kumpleto siya, may pangalan siya. At maganda din talaga yung product, guys. So, worth to buy para sa akin yung eye essentials ni Ann Cruz. Ayun. So, there you go, guys. So, medyo mahaba-haba itong video natin. I hope na nakatulong itong video na ito para sa lahat na mga gustong mag-purchase ng Ann Cruz. If you like this video, just give me a thumbs up. And of course, huwag nyo din kalimutang i-share at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. And click the bell notification also for you to be notified every time na meron tayong panibagong video. Ayun. So, thank you guys for watching and see you all sa ting next na mga vlogs dito lamang sa Cindy's Gallery. Bye!